tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, naluba ako ng kasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong ang ginanap naming Pasko ng Pagkabuhay ay maisaloob namin at maisakatuparan sa pagtataguyod mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Pagdating namin sa Roma, si Pablo'y pinahintulutang umupa ng sariling tirahan kasama ang isang kawal na pinakatanod niya. Makaraan ng 3 araw, inaanyayahan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing Hudyo ng lungsod. Nang magkatipon na sila, sinabi niya, "Mga kapatid, bagamat wala akong ginawang laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa kinatawan ng pamahalaang Romano. Matapos akong litisin, ako sana'y palalayain na sapagkat wala naman akong ginawa na dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hudyo, kaya't napilitan akong dumulog sa emperador. Bagamat wala akong sakdal laban sa ating mga kababayan, nagapos ako sa tanikalang ito dahil kay Jesus, ang pag-asa ng Israel. Iyan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo. Humigit kumulang sa 2 taong nanirahan si Pablo sa Roma sa bahay ng kanyang inuupahan at tinanggap niya ang lahat na nagsadya sa kanya. Hayagan at walang sagabal na nangaral siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Jesucristo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Ang Panginoong Diyos ay matatagpuan sa banal na templo.
At doon naman sa mataas na langit, naroon ang trono. At magbuhat doon ay pinagmamasdan ang lahat ng tao, walang maliligid, anuman ang gawain ng labas lahat ng ito. Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Lahat ng mabuti, pati ang masama, ay sinisiyasat. Namumuhing lubos siya sa suwail na wala ng batas. Ang poon ay tapat, sa gawaing mabuti, siya'y nalulugod, at sa piling niya, mabubuhay sila sa kanya'y sumusunod. Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Magsitay na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Espiritong isusugo, totoo ang ituturo, pangako ni Kristong guro. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Iyaong humilig sa dibdib ni Jesus nang sinay naghahapunan at nagtanong, Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo? Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito si Jesus, Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito? Sumagot si Jesus, Kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa inyo? Sumunod ka sa akin. Kumalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito, bagamat hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay kundi, Kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Ito nga ang alagad na nagpatotoo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito at alam naming tunay ang kaniyang patotoo. At marami pang ginawa si Jesus na kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Nawa ang Ebanghelyo sa araw na ito ang magbigay sa atin ng inspirasyon upang tayo ay magpatuloy sa ating paglalakbay, sa ating pakikipagpunyagi sa mga hamon ng buhay. At ngayong umaga ay napakagandang katapusan. The greatest ending na kung saan ang ating pagninilay sa Ebanghelyo ni San Juan ay matatapos ngayon. At sa pagtatapos na ito, ipinakita sa atin ang isang sitwasyong hindi kayang arukin ng kaisipan ng tao. Ito ay ang salita ni Jesus na kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa inyo? Makabuluhan,
makahulugan na ito ay pumupunto kay San Juan na siyang nagsulat ng ebanghelyong ito, ang ika-apat na ebanghelyo. Pero tingnan natin sa kaduluhan ng ebanghelyo, at marami pang ginawa si Jesus na kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Sinasabi ng ebanghelistang ito na si San Juan na ang lahat ng naranasan niya tungkol kay Jesus ay hindi sapat na maisulat niya, nangangahulugang hindi magkakasya sa buong daigdig. Marahil ang isinulat ni San Juan ay ang mga bagay nagpagpapakita ng mas malalim na pagkakakilanlan kay Jesus. At sa buong buhay na mayroon siya, ito ang kaniyang naisulat. Naisulat hindi para ipakita kung ano ang kabuuan ni Jesus, kung hindi ipakita na ang kaniyang mga sinulat tungkol kay Jesus ang ating maging gabay sa buhay pananampalataya. Dahil sa simula ng kaniyang ebanghelyo, ang kaniyang tunay na layunin ay magkaroon tayo ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ang makilala si Jesus ang Diyos upang tayo ay maligtas. Alam natin na sa ebanghelyo ni San Juan, ang pitong himala ay ang pitong tanda ng pagkakakilanlan ni Jesus bilang Diyos. Ang kaniyang mga sinulat tungkol kay Jesus bilang I am the seven I ams. I am the bread of life. I am the vine. I am the good shepherd. I am the door. I am the resurrection and life. I am the way, the truth, and the life. Doon makita natin ang malalim na pagkakahulugan ni San Juan na ang tunay na ebanghelyong sinulat niya ay hindi pangsamantala kung hindi tunay na nagdadala sa atin sa pag-unawa kay Jesus hanggang sa kaduluhan ng ating buhay. Ipinakita rin niya dito sa buong ebanghelyo niya ang pagiging Diyos ng poong Jesus Nazareno. Maaaring hindi sapat ang ating kaisipan bilang tao upang unawain ang kabuuan ng ebanghelyo ni San Juan. At ganun na nga, at ganun talaga kalimitado ang kaisipan ng tao. We cannot contain in all the truth and the reality and the divinity of Jesus in one single moment. Ang pananampalatayang gustong ipakita sa atin ni Juan ay kailangang maging buhay, maging gabay, at maging inspirasyon sa tunay na pagkatao ni Jesus at sa kaniyang tunay na pagkadiyos. Sa pagsasara natin ng Ebanghelyo ni San Juan, dadalin tayo sa katotohanang may isang tunay na Diyos na nagpakita ng kaniyang pagmamahal at nagpakita ng kaniyang awa sa isang sitwasyong si Juan mismo ang nakaranas. Sa isang karanasang meron siya na gusto niyang sabihin sa atin na ang Diyos na ating sinusundan ay tunay na buhay at tunay na makapangyarihan. Ano na ngayon kung hindi niya naisulat ang lahat?
Ito ngayon ang magiging faith experience. Ito na ngayon yung ating pananampalatayang meron tayo na isinasabuhay ayon sa kaniyang isinulat, ayon sa ating narinig, at ayon sa ating pagkaunawa na siyang tinutulungan ng banal na Espiritu na maging bukas tayo sa inspirasyon ng Diyos sa araw-araw ng ating buhay. Kaya kahit sabihin mong ang buong Biblia ay kapisado mo, kasama ang bersikulo, kasama ang iba't ibang sitas, ang lahat ng iyon ay walang kabuluhan kung hindi mo kayang isabuhay ang bagay na nakikita at nababasa mo sa kasulatan. At hindi ito ang magiging batayan ng isang tao ay napakagaling sa Biblia dahil kabisado niya mali. Dahil marami pang isunulat at marami pang susulatin na hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Ito ngayon yung pinagpapatuloy natin. Ito ngayon yung isinasabuhay natin. Ito ngayon ang pananampalatayang buhay tayo at nagiging saksi sa tunay na misyon ng Diyos. Ito ngayon tayo. Ito ngayon ang ating isinasabuhay na ang buhay na meron tayo ay kailangang ayon sa inspirasyon ng Diyos na hinuhubog ng banal na kasulatan. Ibig sabihin po, kahit tayo mismo hindi makukumpleto. Kahit tayo mismo ay hindi magkakasya sa ating tunay na kaisipan. Punuin natin ang kaisipan natin ng awa at pag-ibig ng Diyos dahil ito ang ating kailangan upang tayo ay makapagpunyagi patungo sa Diyos sa kaniyang kaharian. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitay na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, si Jesus na nakipamuhay sa mga tao upang maglingkod bilang pagsunod sa kaniyang Ama, ay nagnanais na unahin natin ang higit sa lahat ang mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga pinuno ng simbahan naway maging mga tunay na lingkod na kumikilos ng may pagmamalasakit na katulad ng ipinakita ni Kristo sa kanyang mga apostol, manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway maging tapat sa kanilang mga pananagutan at makatupad sa kanilang mga tungkulin ayon sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod, manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga nagdaranas ng kahirapan naway tumanggap ng lakas mula sa banal na Espiritu, manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga may karamdaman naway maunawaan na ang kanilang pagdurusa, kung titiisin bilang pakikiisa kay Kristo, ay maaaring maging biyaya, manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang ating mga namayapang kamag-anak at mga kaibigan naway magtamasa ng kapanatagan sa walang hanggang tahanan ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ama, binigyan ng iyong anak ng higit na pagpapahalaga sa lahat ng mga bagay ang makalulugod sa iyo.
kahit humantong pa sa kaniyang pagpapakasakit para sa sangkatauhan. Loobin mo na lagi namin siyang maparangalan sa tuwing ginagawa namin siyang maparangalan sa tuwing pagpapahalaga sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna lahat. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso naming hintayin pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Magsitay na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, sa banal na paghahain ito, maihanda nawa ang aming kalooban ng pagdating ng Espiritu Santo na siyang ipagpapatawad ng mga kasalanan. Inilulog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitay na po ang lahat.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang Makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo iyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilid po ang lahat. Narito si Jesus ang simula at ang katapusan. Ito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo.
at isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement, Akbay Lourdes. Ang lahat po ay inanyayahan, lalo na mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan na salubungin ang pagdating ng imahe ng Mahal na Birhen ng Lourdes mamaya na po sa ganap na alas 4:30 ng hapon. Ang rito ng pagtanggap at banal na misa ay sa ganap na ika-5 ng hapon. Mananatili po ang imahen hanggang June 3, Sabado, at ang misa ng pamamaalam ay sa ganap na alas 12:15 ng tanghali. Makiisa po tayo. Pinapalalahan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pahintulutan mong sa aming pagdalangin, kaming itinawid mo mula sa luma patungo sa bago na dulot ng banal na salo-salo, ay makapagbago nawa sa aming kalooban sa pagsisikap naming ang lumay talikdan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Imuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahiningan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.